Kailangan magpalaki kayo ng inyong mga katawan! Opo! Naintindihan niyo! Opo! Push! Push sabi! Ang bagal-bagal yun naman! Huwag nga kayo galang yan naman dyan! Tutulungan kita dyan para makabawi dyan sa science subject mo. Tutulungan mo naman ako hanapin yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Deal? Deal. Tuturuan ko kayong magsuklay whether you like it or not. Ano? Nai-inlove kayo sa mga sarili nyo, no? Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Venus? For once sa buhay namin, feel na feel naming nag-e-exist na kami. Hindi na kami invisible. At siguradong ang dami nating aayusin. Ito, Jax! Ito, Jax! Oy, oy! Amoy caramel macchiato yan, ah! Oo nga, no? Lakas ng pang-amoy mo, Charles, ah! Ano? Anyway, ito, Jax! Ginagawa yata akong mali. Hindi ko sinunod ang kaisa-isa mong bilin. Ha? Tama naman yung ginagawa natin, ah! Ang tawag dito is getting to know each other face. Well, it's a act, right? Please leave. Kailangan natin makarami ng ganito. Ang getting to know each other face. Tapos kung makarami na tayo at mas nakilala na kita, then we can move on to the next phase, which is the procreation. Ito, Jax. Mm. Hindi naman mali yung hirit ko, di ba? Hindi mali.
maling-mali. Hindi ka ba nag-iisip, Isaac? Ano ka ba? Eh kung mahuli ko nung apple mo, eh di nasira ang diskarte mo. Huwag kayong mag-alala, Tito Jax. Magaling magtago to. Yan ang hirap sa inyo eh. Yung bibig nyo, buka nung buka. Ha? Tahimik muna kayo, okay? Okay? Ito ang ipasok nyo sa inyong mga kukote. Magkaiba yung lesson on how to get a girl look at you and how to get a girl get hooked on you. Naintindihan nyo? Galing, Tito Jax. Para ka ng rapper, ha? Yes, yes, yo! Kayo talaga mga tropang torpe. Bago pa tayo magkamali-mali, eh tuturuan ko kayo ng tamang diskarte sa mga chicks. Yun! Okay? Masaya na kayo? Sobra! Very good, very good, very good. Akin na yung mga notebook nyo, mga ballpen nyo. Akin na yan. Regalo daw ng mama niya yun sa kanya. Mamakaawa. Makinig kayo, okay? Iwanan nyo muna ang pagiging torpe nyo. At sundin nyo ako, alright? Our first lesson! Guys, to Jax. Kailangan ko lang tulong nyo. Nasabi ko naman na sa inyo na may nangyayaring changes kay Galileo, di ba? Are you okay? Well, apparently, nang nahanap na pala niya ang matagal na niyang hinahanap, wala siyang maramdaman para dito. Hindi ko pa rin maintindihan. Sa tagal-tagal kong hinahanap ang the one ko, akala ko kapag mag-a-align na mga planets, makikita na kami. Wala rin ba nag-align dyan sa gitna ng hita mo? Ang point ko po is, nagugulan na akong yun eh. Ibig bang sabihin, magugunaw na ang mundo kahit hindi kami nakikita? Sabi ni Alexander, baka naman doon nakita mo na yung dawan mo. Pero, hindi mo... Ano na yun? Pero hindi mo tinatanggap na iba yung dawan mo. Hindi ko maintindihan? Tinututor mo, baka yun yung dawan mo. Galileo, minin mo na kasi. Pansin naming lahat na tuwing may schedule kayo ng review ni Venus, masayang-masaya ka at excited eh. Uy, hindi ah. Kaibigan ko lang yun si Venus. Teka lang. Paano nyo nalaman yung pangalan niya? Tinututor ni Galileo. Ano meron ka? Aray! Sino yung narinig ko na gugulungan? Yes, Galileo. Pwede mo bang explain sa buong klase kung ano ang pinagbubulungan niya dyan? Ma'am, wala pa akong ginagawa. Hindi ko pa nasimulan yung exam eh. Eh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na yung exam and keep quiet! Opo, opo, Miss Venus po. I mean, Miss Ventura po. Alam mo, Galileo, aminin mo na kasi na nai-love ko dun sa chino-tutor mo. Tutor, magandang diskarte yan. Paano kapag inamin kung may nararamdaman ako kay Venus? O di parang sinabi ko din mali yung computation ko sa paghahanap ng the one ko? Ikaw, Galileo, sabihin mo dyan sa Venus mo na wala kang nararamdaman sa kanya. At pag nagawa mo yun, abe mali itong mga kaibigan mo. Pero, pag hindi mo nagawa, aba, sasama ka na sa lessons namin. Okay? Ayos? May mentor na pala ang mga ito sa pagdiskarte sa mga babae. Madaya kayo! Pero hindi ko kayo hayaan magtagumpay. Not today!
Pag natapos ako sa project kong to, victory is mine! Gusto mo ba ng gatas bago matulog? Ano na ba ginagawa mo, bata ka dyan, ha? Sinabi ko sa'yo, Rachel, ipaugulan ka pag hindi mo tinigil yan. Ma! Coach, salamat ah. Pinayagan niyo ulit ako makapaglaro. Hindi, salamat sa'yo. Dahil mukhang malaki ang chance natin sa playoff, ikaw ang pambato ng team. Salamat po. Yes, Venus. Salamat po. Sige. Uy, Galileo. Kanina ka pa ba dyan? Thank you sa pag-support mo, ha? Kundi dahil sa'yo, wala ko dito. Venus, may kailangan ako sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ko maintindihan, pero simula nung Ano? Tama kami, no? May gusto ko nga dyan kay Venus. Alam mo, yung pag-satter mo, parehasan yung symptoms sa amin kapag kaharap namin yung mga gusto namin babae. Yan! Oo na. Tama kayo. Ano ngayon gagawin ko? Aba, syempre! Kailangan mong pagdaanan lahat ng pinagdaanan ng mga kaibigan mo. Oh, at pagkatapos nun, may experience mo yung pagbabago na naramdaman nila. Okay? Oo nga, no? Kaya pala parang may nagbago sa inyo. Yan ang tinatawag na transformation. Ha? Ano? Sama ka na! O, anong ginagawa mo? Tatayo-tayo ka dyan? Nakapag-stretching ka na ba? Ano ka ba? Late ka na nga eh! Bilis! Mag-stretching ka na! Gusto ko pa sana ikwento sa inyo yung pinagdadaanan ni Galileo. Kaso baka maboy na kayo. Pero ito, tignan nyo muna kung paano paiyakin ni Miss Alicia si Galileo. Uy! Ba! Ngayon na ayusin nyo na ang inyong mga sarili. Sa palagay ko, panahon na para ituro ko sa inyo ang tamang pagdiskarte sa mga chicks. Handa na ba kayo? Handa. Hop! Napansin mo ba na tuwing nandito sa kwarto, eh, lagi ka nalang nag-aaral? Oo. Oh, napansin mo din ba ang tuwing nandito ka, ginugulo mo ako sa pag-aaral? Wow! Lumalaban na siya! Kuya, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Kung ayaw mo mag-aral, ipa-aral ka. Ano? Magulang mo? Kaya lang naman kita lagi kinukulit. Eh, para naman magkaroon ng saya yung buhay mo. Di naman pwede puro aral lang. Magpakasaya ka rin. Enjoy mo lang, maiksi lang yung buhay. Huwag masyadong seryoso. Lumabas-labas ka rin. Ano, makipagkilala ka sa mga babae. Kung mabasted ka, okay lang. Subukan mo lang ulit. For your information, kuya, may nang nagtuturo sa amin para dumiskarte. Magaling siya. At cool. Medyo bastos, pero okay na rin yun. Tingnan mo lang, kuya. Magkaka-girlfriend din ako. Tingin nyo, guys. Subukan na natin yung tinuro sa atin ni Tito Jax. Hindi ako komportable eh. Para bang sinabi mo na naka-invento ka ng flying machine, tapos papalipalin mo sa pinakamataas na building. Ano ba, guys? Di ba sinabi ni Tito Jax,
Iwan natin yung pagiging nerd natin. Iwan? Tignan mo kayo yung sarili mo. Ano sama dito? Ginagawa ko naman yung bagong formula ng ketchup. Ay, nako. Pero alam niyo, agree ako kay Isaac. Kapag sinubukan kaagad natin to sa mga gusto nating babae, pero hindi naman gumana, eh mas lalo tayong masisira. Siguro, mas maganda kung i-test drive muna natin yung mga natutunan natin kay Tito Jax. Eh, saan naman natin i-test? Tama si Alexander. I-test muna natin yung mga bago nating natutunan. Saan? Ano, Mr. Roboto? Narinig mo ba kung anong pinaplano ng mga hunghang na yan? Yes, Roy Philip. Master Roy Philip. Yes, Master Roy. Teka, bakit pa kita kailangan tawagin Master? Eh, mas matalino ako sa'yo. Paano mas matalino? Ako nga nag-program ng artificial intelligence mo eh. Kaya nga. Kaya gamit ang lahat ng talino ng utak mo, kumunik ako sa wifi nyo kagabi. And can I just say, napakabagal ng wifi nyo. Promise, magpalit na nga kayo ng plan. Sabihin nyo sa nanay mo ah. Anyway, kumunik ako sa wifi at inaaral ko na ang lahat ng kaalaman ng mundo. Isang bagay na hindi kayang isaksak sa utak ng isang tao sa loob ng isang lifetime. Sabi na eh, dapat ninitan ko na yung memory mo. Pero ano nga, ano pinaplano nilang gawin? Iskan nyo muna ang buong area. Hunters kayo, kaya importante na piliin yung mabuti ang magiging prey nyo. Pinaka-importante, don't hunt in packs. Dahil kung isang batalyon kayong lalapit sa mga babae, maamoy na agad nila na may masama kayong binabalak. Mas mabuting lumapit ka sa isang grupo ng mga babae kaysa makipag one-on-one ka lang sa isa. Para siyempre, more chances of winning. Hi. Pag napasok mo na ang grupo ng mga babae, ibuhos mo ang lahat ng attention mo sa pinaka hindi maganda sa grupo. Weakest link ng grupo. Tandaan nyo, palaging may paligsahan ng mga babae sa loob ng grupo nila. Madalas ka ba dito? Oo, ikaw. Parang ngayon na kita nakita dito ah. Eh, kasi hindi ako masyado lumalabas-labas eh. Pero buti, nakausap kita ngayon. Talaga? Bakit naman? Eh, kasi mukha kang mabait naman eh. Tsaka ikaw yung unang nagbigay sa akin ng first drink. Kaya pag nakita nilang mukhang nauungusan sila ng weakest link nila, lalo nila kayong pag-aagawan. Gusto mo ng food? Pwede kitang i-order. Ano gusto mo? Nasisiyan ka ba? Magaling ako magpagpag. And remember, always use the right words. Well, hindi ko alam kung paano magsusurvive to si Alexander. Pero ikaw na lang ang bahala sa kanya, Charles. May sarili rin tayong play para sa mga special cases gaya nito. Eh, hello guys! Alam niyo ba to si Alexander? Para unang kapatid yan. Nung bata pa kami, inamin niya sa childhood crush niya yung nararamdaman niya, yung feelings niya. Na in love siya, ganun. Pero kwento ko sa inyo, alam niyo na ginawa ng babae.
pagtawanan lang siya nito. Oh, kung kayo-kaya pagtawanan, di ba ang sakit noon? Simula noon, nag-promise si Alexander sa kanyang sarili na magsasalita lamang siya kapag nahanap niya na ulit yung the right one. Don't worry. Ako ang magpapabuhay ng lindig mo, Alexander. Oh, ang payit mo nang palang kaibigan, Charles. Forever wingman lang kasi ako nito. Yung feeling na pag masaya siya, masaya din ako. Ganun yun! Huwag kang mag-alala. Ako naman ang magpapasaya sa'yo ngayong gabi. Salamat. Oh, inom ka na. Ano to? Kaya mo yan. Oh, baka malakas to, ah. Alam mo ba, kapag lumagpas ang 70% ang alcohol mo sa katawan, nako, maapektuhan ang motor functions mo. Hindi yan. Inumin mo na. Ang lakas, ah. Alam mo ba, usually, nakukuha sa iba't ibang fermentation ang pagiging malakas ng isang alcohol drink. Sarap! Ang lakas, lasing ako. Yeah. Nice, DJ. Yeah. Tapi nga kayo dyan. Sayo-sayo kayo dyan, hindi ba na kayo marunong magbubas ng mga paa nyo? Hindi, wala pa lang kung kasi na makauwi ng mga bagay-bagay. Ano, Mr. Roboto? Ang pinagagawa ng mga pogi? Mukhang nakakadiskarte nga sila sa mga babae. Dahil sa turo nito si Tito Jax. Pero alam ko na kung paano natin sisirain ang gabi nila. Sigurado kong maganda yan. Siyempre naman! Ako nag-isip eh! Pwede pa tigilan na natin to? Ako yung nag-program sa'yo. Kaya kahit anong idea na maisip mo pa, technically, sa akin dapat yung credit. Fine, fine. Sige, para sa plano kong ito, kailangan natin ng tulong ng isang alpha male! Pre. Tigilan mo ako, mainit ulo ko, ah. Easy. Bakit ba kasi mainit ulo? Paano yun? Eh, kanina pa kabili mo dito mga barkada ko, kahit isang chick wala kaming nakuha. Naku, madali lang yan. Mag-alala. Nakikita mo ba yung mga yan? Oh. Yan. Minomonopolize na lahat ng mga babae dito, kaya di tayo makascore. Ah, ganun, ah. Ano yung minomonopoly? Monopolize. Basta. Kumbaga sa tindahan, kinukuha nila lahat ng mga customers natin. Ano pwede yun? Hindi nila pwede makuha lahat ng chicks natin. Teka, Brad. Ba't mukhang mga angasin niya mga yan? Nagpapanggap lang yung mga yan. Pero sa totoo, mga nerds lang yan. Nerds? Hindi tayo magpapatalo sa mga nerds, bro. Yan, tama!
So paano, Albert? Sino sa tingin mo sa amin ang pinakamaganda? Sa totoo lang, hindi ko alam. Kasi pare-parehas kayong maganda eh. Huwag ka nang mahiya. Umamin ka na lang. Hindi ako nagbibiro. Kasi tingnan nyo naman mga mukha nyo. Sobrang symmetrical. At alam nyo ba, yun talaga ang basehan sa pag-determine kung maganda talaga ang isang tao. Huwag ka nang magsalita. Baka magbago pa yung isip namin. Mabuti pa, girls. Umalis na lang tayo rito. Let's go, Albert. Saan tayo? Saan pa? Ito sa heaven. Pre, mukhang sinolo mo na lahat ng mga babae dito, ah. Pre, mukhang inagawan mo ako ng chika. Huh? Ito totoo yun, ah. Ang dami pa kayo iba dyan. Promise, hindi ka mawawala. Ah, namimiloso po ka ba? Di ako nagbibiro! Ang estimate ratio ko sa mga lalaki at babae dito, 1:4. Hindi ka pwedeng umalis. Eh bakit? Eh paalis na kami ni Vicky. Sorry ah. Yung Vicky na sinasabi mo, akong unang kumausap dyan. Ah, ganun ba? Eh kanina ka paalisin ko dito? Kasi based sa records ko, 3 hours and 45 minutes na kami nag-uusap ni Vicky. So, inuurasan mo ako? Hindi. Force of habit lang, sorry. Eh, ganun talaga kasi ako pag may gusto akong libro. Force of habit? Itong kamao ko ang ifo-force ko sa pagmumuha mo. Pre, ako pala dahilan kaya naubos mong babae dito? Huh? Oo raw. May problema ka raw daw. Oy, ano sabi mo? Inaangasa mo ba ako? Pwede raw, pero umalis ka na daw dito. Wow! Isang binibini napakaganda! Wow, kamukha mo na, may ko! Wow! Wow, ang ganda mo! Ano ba kagabi? Relax, Charles! Isipin mo. Nakas ko ba sa babae? Jujun! Nakas ko tayo kagabi! Sunod na akbang namin dito. Top 5 diskarte of all time. Limang diskarte? Parang awa mo na, ibalik mo na, please. Pa, corny mo. Ako bahala sa'yo, bossy. Tutulungan kita sa lahat ng mga programa mo today. Effective yung mga tinuro mo sa aming mga styles. Pang-klase ka talaga, Tito Jack! Anong nangyari sa'yo, Charles? Itiwala ka ba sa Tito Jacks mo?